is recognized. Mic, please. Ako si Noel Martinez A. Gulyuso, Pilipino at kasalukuyang nakapiit dito sa Building Porteño Bilibid Prison, Muntinlupa City, na may prison number na N206P-1754. Matapos na makapanumpa ng naayon sa batas, ay nagsasaad ng mga sumusunod na kaganapan at impormasyon base sa aking personal na kaalaman. Noong taong 2011, ay naluklok ako bilang Commander Obosyo ng isa sa pinakamalaking pangkat sa maximum security compound ng Bilibid, ang Genuine Ilocano Group o GIG na may humigit kumulang 2,200 na membro. Kasama sa aking obligasyon bilang Bosyo ng GIG ay ang panatilihin ang kaayusan at katiwasayan sa aming mga membro at ang maayos na pakikisama sa mga iba pang grupo sa loob ng Bilibid. Isa sa mga patakaran na aming napagkasunduan at mahigpit na ipinapatutupad sa aming hanay ay ang pagbabawal sa paggamit, pagbibinta o pagkakaroon ng kahit na anong transaksyon na may kinalaman sa druga o pinagbawal na gamot. Noong 2012, nang magpasya ang GIG sa aking pamumuno na magtayo ng isang multi-purpose building sa loob ng Bilibid, humingi ako ng tulong kay GB Sebastian, ang commander ng grupong Sigisigi Komando at chairman ng Presidio Side Maximum Security Compound. Si GB ang tumulong sa akin na mapa-approve ang proyekto sa Office of the Superintendent. Ang utang na loob na yon ay isa sa magpapagulo sa aking buhay kinalaunan. Noong Enero 2013, isang umaga, tinawagan ako ni GB at sinabi na darating si Secretary de Lima sa kanyang opisina bandang hapon. Nang pumunta ako kinahaponan ay naroon nga si Secretary de Lima. Naroon din ang mga pinuno ng iba't ibang pangkat at ipinakilala ang bawat isa sa amin kay Secretary de Lima. Noong Pebrero 2013, ipinatawag ako ni GB sa kanyang opisina at sa aming pag-uusap ay sinabi sa akin ni GB na siya ay kinausap ni Secretary Laila de Lima at inutusan na kailangan nilang makalikom na malaking halaga para sa intensyon ni Secretary de Lima na tumakbo bilang senador sa eleksyon ng 2016. Dahil dito, sinabi ni GB sa akin na kailangan masentralize ang bintahan ng droga sa Bilibid at ang mga pinuno ng bawat grupo o mga komander ang kailangang mag-asikaso nito bilang tulong. Ang magiging kapalit nito, ayon kay GB, ay ang proteksyon sa amin at ang special treatment na aming matatanggap. Sa katunayan, alam ng lahat dito sa Bilibid ang salita ni GB ay parang batas. Ang sinumang hindi sasang-ayon sa gusto niya ay maaring mamatay o taniman ng druga o itapon sa malalayong kolonya na tunay na kinatatakutan naming mga bilanggo sa Bilibid. Upang mapangalagaan ang aking kaligtasan at maiwasan ko ang aking sarili na direktang masangkot sa pagbibinta ng bawal na gamot, hiniling ko na lamang kay GB at siya ay pumayag na ako ay magririto na lamang sa kanya ng mga pwedeng magbinta sa labas ng Bilibid. May ilang miyembro din ng GIG na nag-refer kay GB sa pamamagitan ko ng mga magbibinta sa labas. Ginawang isang kondisyon sa akin ni GB na kung hindi magre-remit ang mga referral na ito, cargo ko rin yun. Sa mga huling buwan ng 2013, tinawagan uli ako ni GB at sinabing darating si Secretary de Lima. At totoo nga na dumarating ito sa kaniyang opisina. Noong ma-refer ko na yung mga taong tagalabas kay GB, sila na ang nag-uusap. Ngunit ang lahat ng mga transaksyon nila ay alam ko dahil sa tuwing nagdideposito sila kay GB ay itinitext niya sa akin nila sa akin ang detalye. Ito ang basehan ko upang matiyak na nagre-remit ng maayos ang referral ko. Noong July 2014, kinausap ulit ako ni GB sa kanyang kubol at ako ay kinumbinsi na magbinta ang mga miyembro ng GIG
ng druga sa loob ng Bilibid dahil mas malakas daw ang kita kung dito sa loob ng Bilibid ang bintahan. Dahil sa utang na loob ko kay GB at dahil may takot din ako sa kanya, mahirap man sa akin ay sinubukan kong kausapin ang ilan pang mga leader ng GIG kung kakayanin nila ang hinihiling ni GB. Ngunit sila ay hindi pumayag. Noong October 2014, kinausap naman ako ni GB. Natanggapin ko na raw yung natitira niyang 200 gramo dahil lahat ng druga na kaniyang naparating ay naibahagi na sa mga leader ng iba't ibang grupo. Pinakausapan ko si GB na huwag na sana niyang isama ang GIG sa operasyon niya dahil hindi ko talaga kaya. Dito na nag-umpisang manlamig ang pagkikipagturingan sa akin ni GB. Sa lahat ng pagkakataon ng pagpunta ni Secretary de Lima sa kubo ni GB, silang dalawa ay iniwan namin pagkatapos ng kainan. Sa ibang pagkakataon naman ay ang driver ni Secretary de Lima na si Junior Sanchez ang nagpupunta kay GB at kumukulikta ng pera. Kalaunan ay sinabihan ako ni GB na hindi na si Junior Sanchez ang kukuha o kukulikta ng pera dahil nagkaroon ng di pagkaunawaan si Junior Sanchez at Secretary de Lima. Si alias Makoy naman ang nagpupunta sa Bilibid para kumuha ng pera. Isang beses ay pinatawag ako ng isang Colonel Ailey sa kanyang opisina sa Biocor o IC office. Sinabihan niya ako na siya daw ay inutosan ni Director Bukayo para hingan ako ng halagang 500,000 pesos. Sinagot ko siya na wala po akong ganun kalaking pera at tinasan niya ako ng busi sabay sabi na wala ka palang silbi bilang busyo ng grupo niyong GIG. Ang dami pa namang Chinese sa pangkat mo. Dahil sa takot ko ay kinausap ko ang mga inchi kong kagrupo na unang pagkakataon kong ginawa at natulungan ako ng aking grupo at nagbigay ako kay Colonel Ili ng halagang 300,000 pesos. Nagulat ako nang pinatawag ulit ako ni Colonel Ili at sinasabihan niya ako na kailangan kong magbigay ng pera sa kanila ni Director Bukayo bawat linggo. Kaya kapag pinapunta ako ni Colonel Ili sa opisina niya ay alam ko na kailangan kong magbigay ng pera. Nagkaroon din ng pagkakataon kung saan sinabi sa akin ni GB na nahuli daw ang mga operatiba ng mga operatiba ang isa niyang tauhan sa labas at sinubukan niyang arigluhin ang mga humuli. Pinuntahan kami ng isang pinakilala niyang Judd De Vera at nag-uusap sila tungkol sa ariglo sa mga humuli sa tauhan ni GB. Sa pamamagitan ng kalakarang ipinatupad ni GB ay mas lalo pang namayagpag ang bintahan ng druga hanggang November 2014. Ang problema, pataas ng pataas ang binta ng druga na ipinipilit na malikom ni GB para sa pangangailangan ni Secretary de Lima. Noong December 15, 2014, isang raid ang isinagawa sa loob ng Bilibid. Isa ako sa 19 na mga detainees na sa pilitang inali sa Bilibid at dinala sa National Bureau of Investigation or NBI. Simula noon, ako ay isinama ng pamunuan ng Bucor at DOG sa hanay ng mga tinatawag na high-profile inmates. Kapansin-pansin na hindi isinama si GB sa grupong ito. Ang nasabing raid ay isa sa mga pinagmalaki ni Secretary de Lima na dumanoy paraan na ginawa niya upang buwagin ang talamak na pagpapakalat ng droga sa Bilibid. Dahil na rin po sa sensitibong informasyon na aking inilahad sa salaysay na ito, ako po ay humingi ng inyong proteksyon at tulong upang maihiwalay dito sa Building 14 para sa aking kaligtasan.